Isang kabataan na naman ang ating natulungan sa pamamagitan ng ating scouter. Siya si Beyonce. Bakit malungkot ka ba? Parang malungkot ka ngayon, Beyonce. Mata mo parang ano eh, medyo naluluha ka. Masaya lang po akat nandito na po kayo. Masaya ka lang kasi napunta ka ng, ng team ko. Isang mag-aaral na naglalabada para lang makapagtapos. Di pa ano yung pambaon mo, pang ano mo, allowance mo, paano yun? Nakikilabada po. Natulong po kay mama. Naglalabada ka rin? Opo. Grabe. Ibang damit yun. Opo. Binabayaran po. Naninirahan sa lumang bahay na ito na pag-aari ng kanyang lola dahil nag-iba na ang kanilang tunay na bahay. Siya ay naglalakad ng 2 oras pauwi mula sa kanyang paaralan dahil wala nang maipamasahe. Sa iyong pamilya, 4,000 pesos. Salamat. Parang naiyak ka. Wala kayo. Sobrang laki na. Maraming salamat po. Ingat po. Matagal-tagal na po yun ang budget nila. Ito po ang kwento ng buhay ni Beyonce, isang kabataan din na may pangarap maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ayan, hello mga Kalingap. Welcome back po sa ating channel, Kalingap Rob. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan si Kuya Bal Santos Matubang, kung saan nagmula po tayong lahat ng Kalingap. Ayan, lahat po tayo nagmula kay Kuya Bal. Ano? Siyempre, dito yung scouter si Dr. Love, ang pinakabata at pinakagwapong scouter natin. Ngayon, may nilapit siya sa atin. Bakit mo pala nilapit sa amin itong bago mong scout, Dr. Love? Ito kasi ay talagang kailangan din nila ng tulong. Ibig sabihin, naglalakas siya ng 2 hours. Oh, 2 hours. Tapos, galing pambuhan. Galing pambuhan. Pambuhan ng school nila. Dito. Same lang din ang school nila, Carla. Ano? Oh, saka same ni... Sino yung si Roseanne? Oh. Layo po talaga mga Kalingap. Saka walang-wala sila. Minsan, naglalabada lang yung tatay at nanay niya. Tumatanggap silang labada dahil yung tatay niya paralyzed. Yung likod, hindi maka, ano, may sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Kaya, inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab, kasi ikaw lang ang pwedeng tumulong sa kanila. Sige, pasok na po tayo dito kina ano pangalan? Beyonce. Kina Beyonce, at alamin po natin kung ano po yung pwede nating maitulong sa kanya, no. So, tara mga Kalingap, samahan niyo po kami. So, ito po yung bahay nila, no. Tao po. Ay, ayan, nandito si Beyonce, oh. Oh, Beyonce, pwede bang malagay mo dyan sa damit mo? So, ayan, Beyonce, bago ang lahat, ako pala si Kuya Rab, Kalingap Rab. Kilala mo ko na? Kilala mo kami? Oh, dito ka, medyo... Hindi ko po kayo maano. Ha? Ano? Kilalang-kilala po. Kilalang-kilala, ayun. So, di tayo masyado magpapakilala, ano? So, matagal ka na palang na-scout ni Dr. Love, at matagal ka na rin niya sa akin na lalapit. And ngayon lang kami nagkaroon ng time para makadaan dito, ano? So, ayan, kumusta naman Beyonce dito sa bahay nyo? Kumusta? Pwede bang ikwento yung magpakilala ka sa akin at sa mga viewers? Ako po ay isang anila po. Dalaga pong nagpapasok po sa pambuhan. Ano po, pumapasok po kami ng kapatid ko. Pag umaga po na ano po,
Maaga lang po ang gising namin tapos pumapasok po kami ng mga 6 po. Papunta po ng Pambuhandi po. Tapos paghapon po, naglalakad na po kami pa uwi ng kapatid ko. Ang bahay po namin, anak po. Medyo butas-butas na rin po yung buhok. Medyo butas-butas? Naano na rin po pag naulan. Ako po ay grade 11 na po. Nais ko po sanang ano po, tulungan po sila mama. Sila mama mo? Opo. Bakit? Kasi po bakit? Si Papa po hindi po nakakapagtrabaho at ano po. May ano din po, diferensya po si Papa. Hindi po siya natagal sa trabaho at kung paan niya po. Anong paralyze? Ganun? Opo, parang ganun po. Kaya po gusto ko pong ano, matulungan po sila. Papasalamat nga po ako kay Doc Love at nilapit po ako sa inyo. And anong klaseng pamilya ang meron kayo? Simple lang po. Simple ang buhay lang po. Si Mama po, nakikilabada po. Kay, nakikilabada lang po si Mama pag wala po kaming ano. Walang-wala po talaga kami. Tapos, pag hindi naman po nakikilabada, napunta po silang bundok. Kung ano man po na hingi po silang tulong sa ano po, sa tita ko. Nakikialaga lang din po sila ng baboy. Nakikialaga ng baboy? So, grabe pala ng hirap pa lang din talaga ng buhay nyo dito? Opo. Kahit mahirap ang buhay, ano yung gusto mong marating sa buhay mo? Kahit ganun na pagsubok na pinagdadaanan mo? Gusto ko ano lang po. Pangarap mo? Po, ano yung pangarap mo? Gusto ko pong ano po, maging flight attendant po. Ah, flight attendant? Opo. Ang pinakapangarap mo talaga? Wow. Para po ano? Pag naging flight attendant na po ako, ako naman po yung tutulong kila mama. Kila mama mo? Opo. Ano yung mga dinanas niyong ano dito, Beyonce? Yung mga pagsubok? Marami na po. Marami na? Gaya, hindi sanay ka na sa mga pagsubok dito sa bahay niyo? Opo. Maraming hirap na po kami andito. Pinagdaanan niyo? Anong pinagkukunan mo na lang ng lakas, Beyonce? Bakit ka pumapasok ng 2 oras? Sila mama din po. Sila mama mo? Gusto ko din po silang iyan po sa hirap. Iyahon sa hirap. Lahat ng ito, ginagawa mo para sa iyong magulang? Opo. Sa iyong pamilya? Ano ba yung pangarap mo para sa kanila, Beyonce? Gusto ko po sila ilayo dito sa lugar na po na ito. Sa lugar na to? Bakit naman? Ayaw mo na dito? Hindi po. Ano lang? May mga hindi po pagkakaintindihan dito sa ano po ito lugar. May yung kapatid po ng papa ko. Nagkaaway po sila nung hindi po sila magkaintindihan. Parang api din po kami dito. Na-api din kayo dito? Anong ginagawa niyo pag ganun ka? May mga ganung pagkakataon na parang... Sinasabi ko lang po kay mama na kaya po namin yun. Malalagpasan din po namin yung mga pagsubok na yun. Yun yung sinasabi mo? Kina mama mo? Paano mo sila ina-encourage mga magulang mo at yung pagkapamilya mo? Magtatapos po ako nung ano. Sabi ko po sa kanila, magtatapos po ako. Iyaon ko po sila dito sa kahirapan. Iyaon mo sila kahirapan? Opo. Hirap talaga ang buhay dito, Beyonce? Opo. Nadanas ko na rin po yung magulang po ng toyo at saka ano, mantika. Toyo, mantika. Naranasan mo. Ang hirap ng buhay. Pero kahit ganun mahirap ang buhay, masaya ka naman ba sa piling ng iyong pamilya? Opo. Basta po buo kami tsaka basta buo kayo. Magkakasakit po sa amin. Walang nagkakasakit. Ano yung tanging kahilingan mo, Beyonce, na gusto mong matupad sa ngayon? Siyempre, maliban sa pag-aaral, ano? Panalangin mo sa Panginoon. Palagi mong ipinagdarasal gabi-gabi bago ka matulog. Ano yun, Beyonce? Ano po, magkaroon po ng ano po, anak buhay po sila, mama. Kasi wala talaga silang anak buhay. Ano po, wala po talaga. Wala. O di paano yung pambaon mo, pang ano mo, allowance mo, paano yun? Nakikilabada po. Natulong po ako kay mama. Naglalabada ka rin? Grabe.
Tinutulungan ko po si mama. Tinutulungan mo si mama paglaba? Ibang damit yun? Opo. Binabayaran po. Tapos binibigyan din po ako ni mama. Tapos yun yung bawon mo? Di mo ba iniisip yung ano nun? Yung kahit siyempre masakit sa kamay yun, ano, yung sa pagod, di mo na iniisip? Okay lang po yan. Okay lang yun? At least panatutulungan ko pa sila mama. Mahalaga po na tutulungan ko po ang pamilya ko. Ibig sabihin, naging labandera ka na rin pala. Di, pero sa ginagawa mo, di ka naman nahihiya sa mga kaklase mo, gano'n? Hindi ko naman po kinakahiya ang ano, pagiging mahirap po. Siyempre, kung iba yan, di ba? Yung iba, mahihiya na, ay, ganito ang trabaho ko. Hindi na po. Hindi na po. Hindi na. Mahirap naman po talaga, kaya tatanggapin na lang po. Grabe. Ngayon, nakikita ko sa mata mo, parang malungkot ka, Beyonce. Bakit malungkot ka? Parang malungkot ka ngayon, Beyonce. Mata mo parang ano eh, medyo naluluha ka. Masaya lang po akat, nandito na po kayo. Ah, masaya ka lang kasi napunta ka ng, ng team ko. Hindi lang si Dr. Love. Sawa ka na ba kay Dr. Love? Sawa ka na kay Dr. Love? Hindi lang po. Pero salamat din sa team ko kasi nakakapag-scout sila ng mga karapat dapat tulungan. Kagaya mo. Na naglalabandera ka pala. Ano? Siyempre po nagpapasalamat po ako. Marami din pong natulong sa akin si Doc Love. Yung mga ano po, nalalampasan po namin. Marami. Nakakaya ka naman, ano, Beyonce. Anong gusto mong sabihin sa mga viewers, Beyonce, ngayon, mga kapanood? Sa mga viewers po, sana po tulungan niyo po kami ng family ko po. Na ano po, makasurvive po sa paghihirap po. Kahit ano po tulong tatanggap po na. Sobrang laki po, tulong na po na. Thank you po. May mga pagkakataon ba na naiinggit ka sa mga kaklase mo na may mga pera, ganun? Minsan po. Minsan? Siyempre, ako din naman. Lahat naman siguro dumaan doon. Ano? Anong ginagawa mo pag minsan pumapasok kang walang baon? Minsan ba? Pumapasok kang walang baon? Siya? Iniisip ko na lang po na ano po. Wala na rin, ano po, mag... Baka mga sunod po, magkakagaya po ako sa kanila. Yung mga gusto po nila, maano ko rin. Ma-achieve mo rin. Ma-achieve mo rin. Ito yung CR nyo? Opo. CR nyo yan. Pero napansin ko, sementado yung bahay nyo, no? Paano yun na paano? Ay, hollow blocks lang pala, hindi siya sementado. Sa yun? Ano po, sa lola po yan, ay sa mama po na yan. Ay, mama ni mama, lola mo nga. Sa lola mo? Sa lola ko po. Siya pa nagpagawa niyan? Opo. Pero matagal na siguro ito. Na ano na po, ano yung bahay namin, ay sira-sira na po dati. Ah, hindi, dati na may bahay kayong sarili? Opo. Anong bahay niyo dati? Giba po na ano yung kahoy lang po, sa wali. Kahoy, tapos nagiba ng bagyo? Opo. Marami pong bahay dito dati. Ah, maraming bahay dito dati? Tabing dagat kayo, ay ano? Opo. Ibig sabihin, itong bahay na ito ay sa ano pala, sa lola niyo pa noon pa, noong araw. Tapos dito kayo nagluluto. Opo. Sensya na po. Ba't nakapaa ka lang? Sanay kang nakapaa? Opo. Kalinga po. Ito po, nilapit sa atin ni Dr. Love. Ngayon lang po natin nabisita. And yun, kitang-kita ko po kay Beyonce yung talagang hirap na kanyang pinagdadaanan. Hirap, pero ngayon parang masaya si Beyonce ngayon. Masaya ka, Beyonce. Nakadala ko. Sobra po. Nakadala ang Team Kalingap. So, ayun mga Kalingap. Yun, napakinggan natin yung kwento niya. Ilang kwento ni Beyonce. Medyo nakaka-touch. And kita talaga natin sa kanyang mga mata yung lungkot. Lalo na kanina, kung nagkwento niya yung mga karanasan nila dito. At nung una kasi, tagal na sa amin nalapit ni Dr. Love, kaso di nga kami makapunta dito. Pero yun nga, marami na rin nagko-comment na bisitahin daw natin si Beyonce. At yun nga, talagang masasabi ko na karapat dapat din pong matulungan to, itong batang to na si Beyonce.
And alam ko, Beyonce, mayroon ka daw tinatagong talent dyan. Kumakanta daw. Kumakanta daw siya eh. Kaya pala, Beyonce. Pwede sumasaya din yun, bro. Ang alam mo, kumakanta si Beyonce. So, tama-tama, andito si David. Wow. Ano? Kuya David Vlogs. Siya ang gigitara para sa'yo. Yun. Naharanahin ka niya. Ay, haranahin. Makakanta kayo ng sabay. Tama ba? O magitara ka lang? Ay, grabe, baka magselos niya. Wala na. Kakanta lang? O, sige. Pakita natin yung kanyang talent para sa mga viewers. Ito pong kantang ito ay inaalay ko po sa mga viewers po. Sana po magustuhan po ninyo ang kakantahin ko ngayon. Bakit umalis nung walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitama ang tadhana? At nakita kita sa tagpuan ni Bathana. May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan. At tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo, siya ang panalangin ko. Thank you po. Salamat po. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's now become a lie. So I'm telling you I love you one last time and goodbye. Ayan, thank you. Ayan, thank you kay Beyonce. Palakpakan natin si Beyonce. Napakagaling naman kumanta. So ito, meron kami dalang groceries para sa inyo, Beyonce. Ano? Sana makatulong sa inyo. For the meantime, and ito, may bigas. Sobrang laki na po tulong. Buksan natin. Oh, Beyonce, may bago ka na sa school. Ayan. Ito po mga kalingap, groceries para kay Beyonce. And meron pa dito mga sabon, shampoo. Oh, Beyonce ha? Sabon panlaba, di ba? May ka man labag-laba. Salamat po, kalingap na. Ayan, oh. Tinapay, biskit, bawal mo sa school. Tapos ito pa, oh, itlog. Salamat. Ayan. Po. Alright, so may mga dilats, may mga dilats tayo dito. May mga dilats and noodles. Tapos may gatas. Ayan. And, yan, bigyan din natin ng cash si Beyonce. Itong Beyonce, muna, balik ko muna dito. Ayan, bigyan din natin sila, Beyonce, ng pera para makatulong naman sa kanyang pag-aaral. Kasi siguro wala ka na rin maibaon. Ano, Beyonce? Wala na rin. Parang malungkot ka, Beyonce. Parang, ano, parang speechless ka. Masaya lang po ang... Ah, masaya ka lang. Tutulungan niyo. Ah. Ay, masaya si Beyonce. Ibig sabihin, malungkot siya nung si Dr. Love pa yung napunta. Sobrang saya ko po. Ah, sobrang saya mo. Ayos. Sa wakas, si Kalinga Prabden. Hindi, joke lang. Dahil salamat ko, Dr. Love, kasi alam mo, si Dr. Love nagtumutulong yan kay Beyonce kahit walang vlog. Nabigay siya ng allowance. Di ba, tama? Kaya,
taludo din tayo sa mga ganyan, ano, kalinga partner na totoo yung pagtulong talaga kahit walang camera, ano. Ayan. So Beyonce, ito sana makatulong sa iyo sa iyong pamilya. 4,000 pesos. Salamat. Parang naiyak ka. Wala kayo. Sobrang laki na. Hmm? Sobrang laki? Maliit yung binibigay ni Dr. Labay, ano? Malaking tulong po ito sa amin. Salamat po, Kalinga. Palakpakan natin. Salamat po. Sa inyo po. At ang bago nating natulungan. And siyempre, si Dr. Lab din. Thank you po yung sobrang. Kalingan. Dr. Lab, thank you po. Oh, Dr. Lab. Yeah. Pinasalamatan ka. Mga Kalinga, salamat po sa patuloy na pagsuporta, panibagong kabataan ng ating natulungan na postigido at may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. So, thank you. Magpaalam ka sa mga viewers. Sa mga viewers po, salamat po sa ano po, sa pagpapanood niyo po sa mga vlog po ng Kalingap Team. Patuloy niyo po pong suportahan ang Kalingap Team po, si Kalingap Rab po, na marami pong natutulungan, lalo na po ang natulungan niya. Isa naman po sa mga natulungan niya. Thank you po, Kalingap Rab. Yun. Thank you. So, ano, paano ba yan? Naputan muna kami, ha? Samantalang papaalam kami. Dito nyo na ito. Oh, may bigas. Thank you. Salamat. Bye-bye, mga Kalingap. Jesus loves you. Ha? Si nanay, pinaiyak niya si nanay. Nay, ikaw, nay. Anong gusto mo sabihin, nay? Oh. Maraming salamat po sa makatanggap ng hanggang bagay. Wala po kami sa aming tumutulong na ano. Katagang mag-isa lang po ako namin. Tataguyod ng ano namin. Maraming salamat po. Hindi nga po matagal-tagal na po yun ang budget nila sa school. Kasi naglalakad po sila pag naglalakad talaga? Grabe. Wala rin talagang maibigay, ano, Nay? Naglalabada po ako. Lalabada? Tumutulong daw siya sa iyo. Opo. Masipag po yan. Minsan, papasok sila kahit walang baon. Sobrang hirap po talaga. Ano lang po siguro nila yung kalagayan namin. Lalo na naisipit yung tatay mo. Hirap po mag-isa lang na nagtataguyin lang. Mga anak, maraming salamat po. Sobrang po sa yan amin. Malaking tulong po yan sa amin. Wala naman na, wala naman. Maraming salamat po. Ang dami niyong natutulong po. Sige po. Thank you, Nay. Thank you po. God bless po. God bless. Yan, say. Bye-bye.